hello, hello everyone! Nakita niyo na ang aking munting teapot. Ibig sabihin, oras na para sa 20% ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. At ngayong hapon, hindi pa senior yung ating guest at siya ang sasama sa atin sa pag-inom ng mainit na tsaa, walang iba kung hindi si Emmy Alfaro. Gandang araw po sa inyo lahat, pati sa mga nanonood. So, Emmy, ah, nilinaw ko sa kanila, hindi ka pa senior, ha? Hindi pa po. Hindi pa senior, pero bakit may K? Kasi lola na siya. At alam niyo, sabay tayong uminom. Kayo rin na nasa inyong mga tahanan, sabayan niyo kaming pag-inom. Let us praise the Lord. Bakit may sigaw tayong ganon? Kasi hindi naman kailangan senior para maging lola, di ba? Yes. So, bata, batang lola ito. Pero hindi na may papagkaila kasi meron na siya talaga grown up na yung kanyang apo at mamaya pag-uusapan natin yan. But for now, alam niyo na tayo ay nagbubuo ng ating serye, The Grace of Grandparents Series. So, naniniwala ka ba, Emmy, na isang grasya ng Diyos na ikaw ay maging lola? Of course. Talagang iba yung feeling pagka yung lola ka na. I'm lola at the age of 40 eh. Siyempre, medyo dun yung nagalit sa umpisa dahil hindi naman nakatapos ng college. Pero, ni-embrace ko talaga anong makita ko siya yung apo ko. Pagkatapos noon, lalo ang ganda-ganda pa niya. Wow! So, proud lola ko eh. So, kailan makita namin yung apo mo kung gaano kaganda talaga yan. Kung yan ba ay mana sa lola o mana sa lolo. Dahil dinescribe mo, maganda eh. Siyempre, mana sa lola. So, nandun ang age reveal, ano? At age 40, naging lola na talaga. Yes. Pero totoo ba yon? Kahit ano daw yung nararamdaman mo, pag nakita mo na yung apo, tanggal daw lahat. Kung yes, ano man yun, whatever it is, nabubura daw talaga. Yes, totoo ba yan? Totoo yun. Napatunayan ko na yan. At saka, yung sabi nila na mas mahal mo yung anak mo, pero mas mahal mo yung apo mo, parang naramdaman ko talaga yun. Mukhang damandama mo nga talaga. Oo, talagang andun lahat talaga yung love ko nung makita ko talaga yung apo ko. Nawala yung galit ko dun sa tatay. Sa tatay ka lang galit, ha? Hindi sa tatay na may kasalanan. Pero nag-thank you na rin ako kasi ang ganda nga ng produkto nila. So anyway, sabi nga daw, ayan, inamin na talaga ng lola. Iba talaga pag apo na. No? At ibibigay mo ang lahat. So dapat pala hindi lang the grace of grandparents, but the joy of being a grandparent. Yes. Kasi bloom na bloom ka eh, pag sinasabi mo at dinidescribe mo talaga yung iyong apo. So gusto ko munang ibigay itong quote na to. Ang sabi, grandparents have inherited a faith they are to pass on to their children and their grandchildren. This is the biblical idea of heritage. So yung pagpapamana pala, di ba? Eh sa'yo, Emmy, mukhang titignan natin at patutunayan kung sa ating pagbabalik sa next Monday, eh talagang namana din ang looks sa'yo ng iyong mga apo, di ba? Pero dito ang sinasabi, yung pananampalataya. So ikaw ba as a person, naakay ka ba ng magulang mo na mapalapit talaga sa Diyos? Sila ba yung naging source of faith mo, faith life? Yes, yes. Kahit, actually, hindi naman kami mayaman, pero nandun yung God sa loob ng pamilya namin. I mean, kahit hindi ako yung every day or every Sunday nag-church, pero every night or every morning, talagang kinakausap ko siya, nagpapasalamat ako, buhay ako the next day. Mga ganun, kahit hindi ako nakakapunta sa church, yung talagang every Sunday. Mm-hmm. Pero I make it a point na talagang nagpapasalamat ako sa lahat ng grace at lahat ng biyayang natatanggap ko. Ilan kayo magkakapatid? We're 9 in the family, youngest ako. Talaga, kaunti lang kayo, no? 9 lang naman. 7 yung girls, 2 boys. Pero unfortunately, 6 na lang kasi kami ngayon. Mm. Meron kaming twins.
Ah, may kambal. Yes. So ano yung kambal nyo? Lalaki, babae? Lalaki, babae siya. Oh, mm-hmm. Talaga? Pero dahil ikaw ang bunso, di may kuya and ate ka na kambal. Yes. Pero sino ang paborito sa inyo? Ng parents ko? Siguro ako, nararamdaman ko. Sinasabi nila, bunso daw ako. Tsaka pag pinapakilala ko ng nanay ko, talagang ramdam na ramdam ko yung proud na proud siya sa akin. Wow. Ako daw yung pinakamaputi. Tsaka yung trademark namin yung ilong eh. So kanino mo yan naman? Kung trademark yan, kanino? Both ba? Mommy and daddy, ganyan? Sa father, sa tatay ko. Tatay. Ilong namin, Barbasto talaga. Oh, kasi B, oo nga, no? So, lahat, yun ang hulma, yun ang hubog, yes, sa inyo. So, pag nakita na yung ilong na yon, tatak, ano na yan? Barbasto. So, pag kami mga reunion, di nagpataasan ng ilong yan. Totoo yan, totoo. At saka yung mga may latest na mga bagong dagdag sa pamilya, titignan agad yan, sigurado, ano ang ilong niyan? Mm-hmm. Ilong ba ng ano yan? Balbastro, yes, o, diba? Yes, totoo yan, ganyan yan. Pag nakita, oy, pipindutin pa ng nanay ko yan, Barbasto yan, nakita mo, walang pangu sa anak ko. So, hindi kayo gagastos niyan kasi hindi kailangan ng surgery, mm-hmm. Ika nga. But anyway, nung pagkabata mo, laking Makati ba kayo talaga? Mm-hmm. Sa Makati kami, wala kaming probinsya. So, talaga. Anong childhood memories mo ng Makati? Kasi ngayon, nagtubuan na lahat ng buildings eh. Wala akong masyadong memories sa ano, kasi hindi naman kami lumalabas kasi dati. Kasi nga, hindi kami mahilig yung mga outing-outing nung araw. Mm-hmm. Basta, ang tatay ko, pag dumadating, pag nag-work ang tatay ko sa ibang province, Joa, natatandaan ko, sinasama kami ng nanay ko, dadalawin siya. Mm. Kasi ang work ng tatay ko dati, lahat ng klaseng vehicle yata kayang i-drive nun, wow. Pati backhoe eh. Uh-huh. Ganun. Tapos nung maliit ako, natatandaan ko, sinasama ako ng mother ko doon kami nag-stay. Ganun lang yung mga natatandaan ko. Pero pagdating sa poblasyon naman, hindi talaga kami palalabas. So, sa loob lang kayo. Oh. Pero yung Pasig River na yan, ayan, may mga story ba dyan? Ayan, dyan sa Pasig River. Ang nanay ko naglalaba dyan. May dala na yan ng table, ilalagay doon. Kasi talaga napakalinis ng Pasig River. Tsaka naliligo kami dyan, ha. Pero pag dumadating na yung parang banana boat ba na naghahagis ng bangus, tatakbo na kami, aahon na kami niyan sa dike kasi pag bumalik sa iyo yung alon, lahat ng damit na nilalaban ng nanay ko sasama na sa alon sa sobrang lakas, yun ang takot namin doon. Pero hindi ko natawid yung iba yun. Kasi may mga friends kami, nilalangwi talaga nila. Kaya nila kasi. Kaya, pag dumadating yung gibara, yung malaking na may karga ng mga... Parang cargo ship, parang ganon. Na mabigat mm-hmm. talaga yun, yung mabagal tumakbo. Talagang nilalangoy ng mga friends ko yun. So parang unimaginable yung mga kinukwento pero mo. Pero totoo. But I'm sure yung lolos and lolas natin, agree sa'yo. Kasi kung ngayon, iba na itsura ng Pasig River. Iba na, diba? Iba na. Ikamamatay mo, di ba? Nakatakot na talaga. Pero noon, sabi mo talaga ang mga tao naglalaba doon. Doon naliligo ang mga bata. Oo. At sabi mo, nag-aano pa ng mga isda. Naghahagis ng bangus yun. Pagbalik nung parang shape na banana boat na yon, hahagisan ka ng mga bangus doon, nag-aabang yung mga tao doon sa gilid. Sila. Inahagis nila, kanya-kanya kayong dadampot ng mga bangus. So very fruitful pa pala, masagana pala ang Pasig River nung araw. Yes, that was 1970 siguro, 70s to 80s, ganun. Gumagana pa yon. Pero nagkaroon ka ba ng karanasan ng bata ka na may nalulunod doon? May ganun ba? Usually kasi, yung Makati High School, ang hilig ng mga bata dyan, siguro pag break time nila, maglalaro doon or magsiswimming. Mm-hmm. There was a time, natatandaan ko, siguro I was 14 noon eh, medyo mayaman yung family noon. Kitang-kita ko talaga nang nirescue yung lalaki na yon. Nakakaawa kasi parang ang naging kasabihan nga doon, every year yata may kinukuha yung Pasig River. So may ganung kasabihan doon. May ganun, nakita ko talaga 'yon, na witness ko 'yon. Laging may nalulunod doon.
So, kasi nga, yung current niyan eh, sa ilalim. Yes. Merong diba? Part doon sa may banda sa amin na talagang makikita mo talaga mabilis yung ikot talaga ng water doon. Talagang hihigupin ka. Parang ngayon nga daw, di ba may ferry doon na tatawid sa kabila. Ano daw eh, may time na hindi daw pwedeng tumawid dahil sa lakas nga daw nung current na kailangan mag-maneuver nung bangka, di ba? Yes, meron diba? Doon, oo. Diyan sa may before ng Tulay, ng Makati Mandaluyong Tulay, at yung isa, yung malaking bahay ni Coronado, you know the, ano, yung unang-una sa may Tawiran, yun, meron doon parang malalim daw na cave. Ah. So, hindi pwede doon, hindi pwede dumaan doon. Hindi pwede, excuse me. Andun yung cave na papunta raw sa church natin, yung sa St. Peter and Paul. Ah, may ganun pala mga meron, kwento. Meron. Maaari, mga sinauna kasi yan eh, di ba? Tsaka, kasi I remember din nung meron akong inupahang bahay ng kakakasal ko lang nun eh. Meron akong parang tunnel na nakita doon. As in, may gate talaga, maliit, pero papasok doon sa bahay malapit sa nirentahan namin. Talaga? Meron. So, may mga lihim pala dyan, ano? Marami. Anyway, at lihim na rin naman ang pinag-uusapan, bago yung married life mo. Ikaw ba naging ligawin nung ikaw ay dalaga? Ay, madami. Madami. Actually, mga ano pa nga eh, pang Dutch entertainment. Wow! Pero ngayon, napunta ako sa Dutch Incredible eh. Hindi ko alam. Siya ang nagwagi. Yes. Yun ang ibig sabihin nun. Yes. Pero nung younger years mo, buti hindi ka natapilok na talagang puro love na lang ang nasa isip mo. Sineryoso mo ba agad sila, hindi, mga maniligaw? That time po, ano, parang papi-papi love lang naman eh. Kahit mag-boyfriend ka, nandun lang kayo sa tapat nyo, kwekwentuhan kayo. Kasi hindi seryoso. Hindi, kasi ngayon iba naman ang generation ngayon, di ba? Alam mo naman kung paano. Pero noon ganun lang, pagdating ng 10 PM, pasok ka na sa loob or ano, party ka sa bahay nyo lang gagawin. Mm-hmm. Ganun lang dati eh. Hindi seryoso agad. Barkadahan lang muna, yes, di ba? Close. Kayo. Yes. Ganun, tapos andun lang kayo buong magkakaibigan kayo, nandun lang kayo, abutin kayo ng anong oras, puro kwentuhan, hindi kayo lumalayo dun sa lugar na yun. Tama. E paano nung na-inlove ka na? Buti naman, pinayagan ka agad ng magulang mo. Hindi nga. Kasi actually, yung sister ko, si Beth, ang unang kinasal sa amin, yung brother niya ngayon, ng bayaw ko, yun ang napangasawa ko. Ah, magkapatid, so magkapatid kami. Oh. Tinuhog kaming dalawang magkapatid. Sabi, magkapatid na lalaki, ang napangasawa, magkapatid na babae. Yes, ganyan. Pero nauna siya. Nauna si Beth. Yun. Tapos then, nag-asawa kami. I was married at 21. Tapos noon, kaya pala batang lola. 21 paaga na. Paaga nag-asawa. Ayun, nag-asawa, bumukod, tapos nag-start kami ng bahay na maliit lang. Tapos, nakita ng father-in-law ko yun. Mahal na mahal ako ng father-in-law ko eh. Shout out ka sa iyong father-in-law. Wala na siya eh. Teki na. Oo. Pero, masasabi ko nga, mas mahal ko pa sa husband ko yun eh. Wow. Talagang napakabait. Bless ako sa magkaroon ng father-in-law na ganun. Aba, bihira yung kwentong yan, no? Na talagang natapat ka sa talagang father-in-law. Mga sabi in-laws nga, mo na nagmamahal sa'yo. Yes, sabi nga nila, yung sister ko, ang kakampi naman niya, yung mommy. Ah, ako yung daddy. Tama. Ganun. Tapos yun yung nag-sustain sa amin lahat. Mga gamit ko sa bahay. Since nag-start ako, maliit pa lang yung bahay namin. Nagre-rent lang ako. Lahat yun, pinuno ako, nilutuan ako yung mga lutuan, nakita niya, kinumpleto yung bahay namin na nag-start kami. So well-supported talaga. Yes, napakabait. Mm-hmm. Kahit hindi ka nga magtrabaho. And anyway, wala pa naman din talaga akong trabaho kasi nag-work ako year 2020 na. So ibig sabihin, mother ka na. So full-time housewife ka muna. After a year. Nung kinasal ako after a year, nanganak na ako kay Rubian. Mm-hmm. Yan. After then, hindi pa ako nag-work noon. Basta nag-start ako mag-work 2000, year 2000. So yung time na yun, dalawa na yung anak mo? Hindi pa. Kasi after
3 years ang gap nila eh. Ah. 3 years so, pa. So nag-ano ha, may spacing kayo so, na tinatawag. So meron akong time kay Rubia noon. Dati sabi ko, yung gusto ko si isa lang ang anak ko. Oo, may mga pero, ganon. Kasi parang nag-i-enjoy ako, kasama ko siya. Mm-mm. Tapos dumating si Rhea after 3 years. Yan, medyo na ang sister ko. Pabait ang mga sister ko, sila din yung nag-aalaga. Never ako silang yung na-problema ko pag-aalaga. At saka, since na nag-asawa ko, up to now, hindi ako naka-experience magkaroon ng kasambahay. Kasi ang fear ko noon, baka pag wala ako, sasaktan ng anak ko, mm-hmm. or ano. So, ibig sabihin, hands-on ka talaga hands-on sa parehong anak wala mo. Wala ako katulong sa bahay. Ako lahat. Hanggang ngayon. Pero ang gift mo doon, yung mga in-laws mo, sinusupport ka din. Yes. Nag-aalaga rin sila, nagte-take turns. Hindi, yung sa side ko, yun ang mga nag-aalaga. Ah. Pero financially, yung kabila naman. So, yun. Talagang ano yan, ha? Blessed na blessed kayo yes, talaga mag-asawa. Yun. So, yung panganay mo, na-enjoy siya ng lolo at lola. Yung lolo, magulang lolo's mo. Lolo's girl talaga si Rubian. Oh. Mm-hmm. So, sunodan loko sa lolo niya. Yes. Pumapasok yan sa school, naka-driver, naka-kotse. Lahat talaga na-experience niya lahat yun. So, nung time na mawala yung father-in-law ko, kasi actually namatay siya sa States eh. Mm. Hindi namin siya nakita kung ano nangyari doon. Inuwi na lang siya dito. Then, nagkaroon na ng twist. Then, yan, lumipat na si Rubia. Siyempre, nagkaroon siya ng culture shock. Oh, ganun. Oh, oh, oh. Pero, eventually... Kumbaga, laki sa lolo. Yes, pero ganun. Eventually, na-cope naman ni Rubia lahat yon after nasanay na siya sa ibang... environment naman. Eh yung bunso, na-enjoy din niya ba ang lolo and lola niya? Si Rhea, kasi Rhea was 3 nang mamatay ang father-in-law ko. Hindi, pero mas close siya sa side ko. Side mo naman. Mm-hmm. So, lolo and lola din. Yes. So, ano, no? Alam nyo, lolos and lolas, no? Kayo ay mga biyaya talaga. Tulad na naririnig yung kwento dito kay Emmy, di ba? Hindi man physical, pero financial din, no? May mga support. Mm-hmm. So, lolos and lolas, ang dami-dami yung role. Kaya tama yung tema natin, the grace of grandparents. Kasi hindi lang sa anak, no? Nasusustento, kundi sinusustain din pati yung inyong mga apo. So, hindi ka ba nahirapan i-balance yung buhay mo as a housewife, as a mother, tapos nagkaroon ka rin ng sarili mong career? Hindi naman. Kasi, actually, yung sinabi ko nga, through the help of my sisters, nakakalabas ako. Kasi andyan sila, iiwanan ko. Tapos, nung nag-work ako, malalaki na naman sila Rubia noon. Hindi na sila, alagain. Oo. Tsaka meron kasi akong sister na talagang matyagang mag-alaga ng mga anak ko, si Marie. Yan, mga... Parang naging second mommy yan? Oo, talagang maasahan mo talaga pag di ako pa pwedeng umaten sa school. Payat, pupunta ka naman sa school ni Asimi, ay ni Rubian, ganito, ganyan. Talagang on the go yung sister ko na yun. Mm. Yun yung tumatawag sa akin ng Bing. Kasi may tawag sila sa akin eh. Ang nickname ko is Emmy, di ba? My name is Imelda talaga. Imelda kinuha yan kay Madam Imelda Marcos. Ah, okay. Kasi 1965 ako. Then, tinawag ako niyan Bing kasi ay nakakatawa doon. Kaya Bing-Bingi yun. Kasi pag inuutusan ako, kunyari hindi ko nadidinig para wag ako umuutusan. Naririnig ka ng mga apo mo ngayon. Hanggang sa lumaki ko ngayon, yun ang tawag ng kapatid ko sa akin ni Marie. So akala ko pa naman yung uso ngayon, Bini. Akala ko yun, yung pala Bingi. Hindi pala Bini-Bini. Bingi yun kasi pag uutusan ako, wala akong kunyari naririnig. So hanggang sa tumanda na ako yan, yun ang tawag sa akin ni Marie, Bing. So maganda yung teknika, bingi-bingihan. So hindi ka nauutusan. So anyway, nung nag-asawa ka na, edi syempre may sarili ka ng mundo, may sarili kang buhay. Paano yun pagdating sa faith life? Kumusta yung pananampalataya sa loob ng inyong tahanan? Okay naman kasi, nag-church naman kami. Pero gagaya nga na sinabi ko, kung hindi ako makapag-church ng Sunday, hindi naman mamimiss yung every night. I still pray. Pero hindi ba kayo nagkaroon ng conflict? Kasi di ba yung side ng husband mo, may iba silang religion? Before, from another religion,
Okay naman, pero as years goes by, parang nag-iiba na hanggang sa yung husband ko, until now, mas nagustuhan niya yung practice ng Catholic sa akin. Wow. So, nirespeto mo. Yes, no? Sa simula, so, dahil yun yung pananampalataya na nakagisna ng husband mo, nirespeto mo yun. Yes, hindi ka kumukontra, walang ganon, walang away-away. Wala, I go with the flow talagang. Kung ano yung faith mo before, okay lang ako, sige. Pero now, masaya ako kasi, nandito na siya sa atin eh. Wow. Catholic siya. And imaginein mo, siya pa yung nauunang gumising sa amin every Sunday. At 6 o'clock, aattend ng mass. Minsan, maiiwan pa kami kasi mauuna siya. Ganun siya ka-excite ngayon, madinig yung ano natin, yung religion natin talaga ngayon. So, kita nyo, lolos and lolas, kaya wag minsan kontra ng kontra agad, ano? So, maganda yung natututunan namin sa iyo ngayon na for the longest time, walang pilitan, talagang go with the flow. Wala, ka, oo. Until dumating yung time na yung asawa mo na mismo ang yumakap sa inyong pananampalataya. Yes, siya mismo. Paano yun during that time na iba pa yung kanilang religion, paano yung pagpapalaki niyo sa anak niyo? Naghati ba kayo na hindi. Pag ano, ikaw dun ka, ato dito? Before, nung nandun siya sa ibang faith, akin yung anak ko, anyway, well, matagal na naman to, so i-reveal ko na, talagang pinabaptize ko sa Catholic. Without his knowledge, talagagang itinago ko. Meron akong taong accomplish para gawin lahat yon. From my eldest hanggang sa kaapu-apuhan ko, lahat yon bininyagan sa Katoliko. Wow, salamat sa Diyos. Yes. So ano naman yon? Kahit noon pa naganap yon, di ba? Pero naiintindihan mo natin, lolos and lolas, no, yung intention. Yung purity of intention na gusto mong mabinyagan kasi ang iyong yes, mga anak. So kahit na patago, dahil syempre, pero ngayon, at least na-respect alam naman. Alam na niya. Tinanggap niya na rin yung youngest na apo ko, siya pa nga yung nag-sponsor sa binyag nun eh. Wow. Lahat siya gumastos nun sa Catholic mismo yun. Talaga. Kasama siya. At siya talagang ano siya, yung pumapasok na talaga siya sa church natin. So, ibig sabihin, Emmy, may nakitang maganda ang mister mo sa pananampalataya. I believe. Kasi, di ba, kung nega siya, I don't think papayag siya hanggang dulo yan. Totoo yan. Paninindigan niya yung kanyang nakagisnan. Kasi, after all, pamilya niya, yun naman ang kanyang minanang pananampalataya. Kasi, during that time, pinagmamasdan ko siya, attention ng ibang faith. Tapos sabi ko, bakit ka nag-attend ng iba samantalang doon ka naka-ano sa kanila? Sabi niya, ina-analyze daw niya or tinitignan niya yung the way they preach, kung paano yung mga do's and don'ts nila. And nagulat ako, sa lahat ng inattendan niya, ito yung tinanggap niya, yung Catholic talaga. So ibig sabihin, Emmy, yung husband mo, nagsuri talaga siya. Mm-mm. Pinag-aralan sinabi niya talaga. Sinabi naman niya sa akin eh. He confessed talaga na, habi niya, parang hinanap daw niya yung sarili niya or yung faith ng ibang tao. Although, alam naman natin, isa lang naman siya eh, di ba? Wala naman tayong ano doon. Pero inamin niya sa akin na talagang yun ang naging purpose niya, kaya siya nagtatry ng iba. Pero nagulat na lang ako, lately, yan, siya na talaga yung active. Active na active talaga. Madaling araw pa lang yan, mag-ano na, oy, magsisimba ako, gumamoy na kayo, ganito, ganyan. Eh, minsan ang aga naman na, magagalit pa sa amin ng bala kayo, late na kami sa mas, ang aga mo naman. 6 o'clock kasi yung gusto niya na mas. Talagang unang, bugso ng araw, dapat nakapagsimba na yes, siya. Yes, so, kaya pagdating niya, gigising pa lang kami, tapos na siyang mag-church. Galing. So let us praise the Lord. And give him thanks.
So ito ay grasya ng Diyos talaga, no, sa pangkalahatan. Kasi pagdating sa pananampalataya, it is truly a gift from God. Yung faith nga daw natin, hindi atin lang eh. Regalo ito ng Diyos. Tapos nagkataon sa'yo, pinagyaman ng husband mo yung pananampalataya na yon. At ang nakakatawa, mas tamad pa kayo ngayon kaysa sa kanya, no? Lumalabas, ikaw pa yung tamad ngayon eh, diba? Mas excited pa na talaga siya. Yes. So sana nga, lolos and lolas, mapanatili natin yan, yung init ng pagmamahal natin sa Diyos, sa loob ng pamilya natin. Kasi tulad ng binasa ko kanina, yun yung tunay na heritage eh. Yung maipapasa natin, hindi lang yung mga bagay na nahahawakan ng kamay, kung hindi yung nararanasan ng ating pagkatao, which is our faith. At dun sa kwentong buhay ng iyong husband, pwede mo ba siyang batiin ngayon? Nanonood siya. Hi, Val. thank you at pumasok ka na sa faith namin. So ilang taon na ba kayo? Ano bang ilang 38 anniversary? 38 years na kami. Wow, 38. Ha? Mm-hmm. Grabe naman. Mahaba. Maraming ups and downs, pero sabi nga ng ibang friends namin, pag nakakasalubong ako, uy, solid kayo ha. Kayo pa rin ang love team. Kasi yung mga kasabayan namin, they were separated. Mm-hmm. Away kabatay kami, pero ewan ko kung ba't nandito pa rin kami dalawa. So, grasya yan ng Diyos, no? Na sabay nyo na nakikita pa ang inyong mga apo. At kasi hindi lahat ganun eh, di ba? Either nauna na yung isa, di ba? pero kayo, andyan yung gift, andyan yung grasya na yung mga apo nyo natatawag pa kayong sabay na lolo and lola. Mm-hmm. At saka, wala akong reklamo kay God. Lahat granted. Even the smallest things talagang granted. Sorry ah. Kasi talagang lahat ng hiniling ko, binigay niya. Wala akong ibang hinanakit o ano. Kung binigyan niya ako ng problema noon, kasi alam niya kaya ko. Hanggang ngayon yun, napapatunayan ko yun. So hindi kanya tiniis kailanman? Hindi. Wala siyang nireject na kahit na isa. Kaya hanggang ngayon talagang praise God. Salamat sa Diyos. Pero meron ka ba, dahil masaya ang buhay mo at sabi mo nga, grateful ka dahil ginagrant ng Diyos lahat ng mga panalangin mo, meron ka bang kinatatakutan sa buhay mo? Ngayon, siguro ang fear ko yung maiwan ko sila. Kasi gusto ko, makita ko stable sila. Tsaka, siyempre, kahit sino naman nag-wish naman, makasama mo yung apo mo hanggang sa pagtandaan, pagdalaga na sila, yes, that's true. 18 na sila, yung mga achievements sila, makita mo. Sana yun, pagbigyan pa ako ni God, humaba pa buhay ko. Kasi gusto ko pa silang kasama. So palagay ko, kahit naman sinong ina, di ba? Totoo ina yan. At lola, yan talaga ang panalangin talaga sa Diyos. It's no longer for ourselves eh. Kung hindi sila yung makita mo sila na nasa magandang kalagayan, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. So sila kaya, natatakot kaya silang mawala ka? Nararamdaman ko. Yun ang talagang fear ko. Kasi pag wala ako, paano sila? Sino magluluto sa kanila? Sino maglalaban ng damit nila? Mga ganun ba? Pero di ba meron kang ambiro na yung apo mo? Sinong apo mo ba yung natatakot na pag ikaw ay nawala na? Yung bawal ka pang mawala sa mundo? Yun, si the youngest. Actually, lahat naman sila. I remember nga Ria, yung dati si Ria yung youngest ko. Ang laging sinasabi niya sa akin, Mama, pag namatay ka, gusto ko mamatay na din ako. Wow! Yan ang laging. Sasaba na talaga sa'yo. Yan ang laging. Sabi ko, hindi pwedeng ganun kasi lalaki ka pa, may experience mga ilang pa taon siya noon? Siguro Ria was 3. Oh. 3 years old hanggang 5. Sinasabi niya yun sa akin, ayoko mamatay ka, pag namatay ka, gusto ko mamatay na rin ako. So ano siya, dependent na dependent ngayon, sa'yo? Ngayon, nakikita ko yan sa youngest apo. Oo, oh, ganun din. Pinag-uusapan pa lang ang yan, umiiyak na siya. Ayoko na yan. Kasi katabi ko yun matulog. Ah, ganun siya ka-close sa'yo. Ganun. Yun ang fear ko. Yung maiwan ko sila. Kasi ayoko silang masaktan. Sige, may message ka ba sa ating lolos and lolas? Ngayon na sineselebrate natin ang magandang araw for lolos and lolas, the World Day of Grandparents and the Elderly.
message ko lang naman is, yung live your life to the fullest talaga, totoo po yun. If you want your, if you want unwrinkled heart, be honest, friendly, cheerful. Siguro, that's, do those things talagang, it will be the victory and triumph of old age. Wow. Over old age, yun gusto nga. Ko yun, ah, unwrinkled heart. Yes, no, diba? Di ba nila may wrinkles sa mukha nyo, pero wala yung puso nyo wrinkles. Totoo. Siguro that's it. Kung magiging ganun ka, that's the victory over old age. Mm-hmm. But anyway, hindi natin matatakasan kasi yung old age, eh, no? Pero kailangan nga, ngayon pa lang hinahanda na natin yung pinamamana natin. At sabi mo nga, yun yung kagandahan kung ano yung nasa kalooban ng bawat isa sa atin. Yes. At yun ang maipass on natin sa kanila. Though, syempre, tanggap natin yun na may mga fears tayo along the way. Syempre, yung mga pag-alis natin, hindi natin alam. Pero no one is certain naman, di ba? Kung mahaba o maikli ang ating paglalakbay sa buhay. But anyway, sana sa susunod na Lunes, sa ating pagbabalik, ay marinig naman namin ang kwento ng iyong apo. So sana bumalik ka at isama mo ang maganda mong apo nang malaman namin sino ang kamukha ng iyong apo. So wag mo kayong mawawala, lolos and lolas, titos and titas, sa darating na Monday, titignan naman natin at pakinggan ang kwento ng maglola. Pero batang lola pa ito, remember, hindi pa siya senior. Pero sa ating pagtatapos ngayon, tayo ay pamumunuan, pangungunahan ni Emmy sa ating panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God and Father, we ask you to be with young people as they experience sorrow and joy. Protect them from the dangers that are present in our world today. Give them and their families the courage to follow you as they journey through life. Through the power of the Holy Spirit, may they experience your loving care and mercy. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Amen. Let us praise the Lord. So maraming salamat, Emmy, sa mga nakakatuwa mong pagbabahagi sa atin. At magbabalik ka pa sa susunod na Lunes. So abangan po namin kayo next Monday. Thank you po. Samahan nyo kami. Bye-bye.